Inakala ng doktora na pulubi lang ang pasyenteng tinulungan niya. Nagsisi siya nang malaman na. Mabait, matulungin at mauwain na doktor itong si Avril at dedikado sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Matagal na kasing pangarap nitong si Avril na maging isang doktor simula pa ng pagkabata nito. Nangyari iyon nang magkasakit ang kanyang ama ng isang malubhang sakit at wala ni isa sa mga doktor na humawak sa kanyang ama ang nakapagpagaling sa ama nito. Kung kaya't simula sa araw na iyon ay sinikap na nitong si Avril na mag-aral ng mabuti at kahit mahirap ay kanya iyong tiniis alang-alang sa pangarap nito. At sa pamamagitan ng tulong ng kanyang ina na nagsumikap din para sa anak nito, ay nagawa nitong si Avril na makamit ang pinapangarap nito. Nangyari ngang nagawa nitong si Avril na makapagtapos ng pag-aaral at hindi lang iyon, nagawa pa niyang maipasa ang examination sa pagiging isang doktor. Pinili nga nitong si Avril na magserbisyo sa isang maliit na komunidad dahil sa gusto niyang tumulong sa mga taong hindi kaya ang mahal na gamutan sa bayan. Sa ginawa nga nitong si Avril na taus-pusong serbisyo, ay napamahal sa kanya ang mga taong kanyang mga natulungan. Hanggang isang malamig na umaga, ginimbal itong si Avril ng isang tawag sa kanyang telepono. Galing pala iyon doon sa kanilang maliit na opisina. Dahil sa meron palang isinugo doon na isang duguang pasyente at kinakailangan nila ang kanyang tulong. Dahil doon ay dali-daling umalis ng bahay itong si Avril at pumuntang klinika para masuri at magamot yung taong dinala doon. Pagkarating nga nitong si Avril ng ospital, ay doon ito nakilala kung sino ang pasyente nito. Isang may kaedaran ng babae na namumutla at nangihinang nakahiga sa higaan ng mga pasyente. Napagalaman din niya galing sa kasamahan niyang si Rona na Maricel pala ang pangalan nito. Doon nga ay agad na tiningnan nitong si Avril ang kalagayan nitong si Maricel at agad na nilapatan ng paunang lunas. Sa mga linggong dumaan nga'y ginawang alagaan at araw-araw nang tinitingnan nitong si Avril ang kalagayan nitong si Maricel hanggang sa naging malapit nga sa isa't isa ang dalawa. Ngunit hindi nga lang pala kwento itong si Maricel patungkol sa kanyang buhay at sa kung anong nakaraan nito. Ngunit ginawa lang magpatuloy nitong si Avril sa kanyang ginagawang pag-aalaga dito kay Maricel hanggang sa nakabuo na nga ang dalawa ng ugnayan. Hanggang isang araw, nagkwentuhan itong si Avril at Rona at napag-usapan nila itong si Maricel. Kawawa naman itong si Maricel, no? Wala man lang ni isang bumibisita sa kanya o nakakaalala man lamang. Sad nitong si Rona. Oo nga, kawawa naman siya, pero meron din naman siyang pagkukulang sa kanyang sarili. Kung noon pa sana na malakas pa siya, ay ginawa na niyang magsumikap na mabago ang buhay niya, ay kahit papaano, ay hindi sana ganito ang dadanasin niya sa kanyang buhay. Tugon naman itong si Avril. Sa sinabi nga nitong si Avril, ay napakibit-balikat na lang itong si Rona at napatango-tango ang ulo nito. Ilang mga araw pa ang lumipas, matapos ng pag-uusap nila nitong si Rona, ay nagalak at nasiyahan nitong si Avril nang balitaan siya muli nitong si Rona nang tawagan siya nito at sinabihang nakabawi na ng kanyang lakas itong si Maricel at kasalukuyan ng nakakatayo at naglalakad. Gustuhin man sanang agad na puntahan nitong si Avril ang kanyang pasyente para batiin sa kanyang nalaman patungkol sa kanya ay hindi pa nito magawa dahil sa kasalukuyan itong si Avril na nasa ibang bayan para daluhan ang isang seminar. Matapos nga ang kanyang seminar sa ibang lugar at nang makauwi na itong si Avril ay agad nitong pinuntahan itong si Maricel para kumustahin at para batiin sa mabilis na pag-recover nito sa kanyang sakit. Ngunit nang pumasok na itong si Avril sa kwarto nitong si Maricel ay nagulat siya sa kanyang nasilayan. Nang masilayan niya ang mga painting sa dingding ng ospital. Bawal sana iyon ayon sa kanilang regulasyon doon, ngunit hinayaan na muna iyon ni Avril at inuna ang pagbati dito kay Maricel. Sa pagkamusta nga nitong si Avril dito kay Maricel, ay napangiti ito sa kanya. At nang ginawang puriin nitong si Avril ang ginawang painting nitong si Maricel sa dingding ng ospital, ay doon ginawa nitong si Maricel na magkwento dito kay Avril patungkol sa buhay at nakaraan nito. Habang nagkukwento nga itong si Maricel, ay napatulo ang luha nitong si Avril, lalo na nang malaman niya kung paano nagsimula ang lahat. Dahil sa nagsimula pa lang magbago itong si Maricel nang pumanaw ang kanyang mag-ama sanhi ng isang masidhing aksidente. Simula sa araw na pumanaw ang mag-ama nitong si Maricel, ay doon na ginawang bumitaw nitong si Maricel sa buhay at pinabayaan na ang kanyang sarili. Napagalaman din itong si Avril na dati palang sikat na pintor itong si Maricel. Ngunit nang nagbago na ito, ay nangyaring napaglipasan na siya ng panahon
at nawala na sa isipan ng mga tao. Marami pang kinuwento itong si Maricel sa kanya sa sandaling yun, at habang nagkukwento nga itong si Maricel, ay panay naman ang agos ng luha nitong si Abril. Nangyari ngang nagsisi itong si Abril sa kanyang pag-iisip ng hindi maganda dito kay Maricel, at simula sa araw na iyon ay tumibay pa ang kanilang ugnayan. Ngunit isang linggo lang ang lumipas nang magulantang itong si Abril sa kanyang nabalitaan galing mismo dito kay Rona nang pumanaw na pala itong si Maricel. Ramdam nitong si Abril ang sakit ng pagpanaw nitong si Maricel dahil sa napalapit na ito sa kanya. Minabuti nga nitong si Abril na bigyan ng disenteng libing itong si Maricel at kasama mismo ito sa paghatid dito kay Maricel sa kanyang huling hantungan. Dalawang araw ang lumipas matapos ilibing itong si Maricel ay nasa kanyang opisina itong si Abril at nagmumuni-muni. Nang bigla na lang dumating itong isa nilang staff na may daladalang isang maliit na tablang parisukat na nakabalot ng isang manipis na tela. Tinanggap naman iyon itong si Maricel at agad na tinanggal ang nakatakip ditong tela at nang kanyang ang masilaya ng laman noon ay muling napatulo ang luha nitong si Abril dahil sa painting pala iyon ng yumaong si Maricel. Isang painting ng isang bukang liwayway na nagpapahiwatig na ang buhay ay palaging may paparating na liwanag. Agad na niyakap nitong si Abril yung painting na iyon. At doon mismo sa oras na iyon ay pinangako nitong si Abril sa kanyang sarili na hinding-hindi siya titingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Minabuti nitong si Abril na ilagay sa dingding ng kanyang opisina yung painting para magsilbi itong paalala sa kanya sa kanyang pangako dito kay Maricel. Simula nga sa araw na iyon ay mas naging mabuting doktor pa itong si Abril na may puso at hinding-hindi na muling tumingin pa sa panlabas na anyo ng isang tao.